Dahil sa hindi mapagkakailang kagupuhan ng aking body ay pinili niya muna ang mapag-isa pansamantala. Sa aming paglalakad ay may nakasabay kaming bata. Itong aking body daw ay may kamukha. Bulate. Paborito niya daw kasing panoorin yung MIB. At lagi niya nakikita yung mga bulate na mahilig sa kape. Walang ano-ano ay may nakita na kaming signage. Sinyalis lang ito na tama ang aming tinatahak na landas. Oo, ayan, ang bongga talaga ng aking body. Magagala lang, ang dami pang pulis na kasama. Napaka-VIP talaga ng aking body. Pero joke lang, hindi talaga kami magagala. Meron kaming top secret na mission. At tanging ang body ko lang ang makakagawa ng perfect execution. Dumating na nga kami sa community. Ito ang napili niyang pamahagian ng kanyang kapugian. Dala-dala niya ang panuntunan kung paano maiiwasan na siya ay mapagsamantalahan. At sigurado mamaya dagsaan tao. Problemado talaga ang aking body sa kanyang kapugian. Kaya minsan gusto niya lang daw maging pangit. At yun nga, natawa na lang si Chip sa kanyang sinabi. Wala na tayong magagawa dyan, kaya pakita mo na lang yung dimple na kasing lalim ng swimming pool. Walang alam-ano ay bigla kong napunan na nawawala na ang aking body, akin itong hinana. Akala ko naman ay tinakbuhan niya na ang kanyang responsibilidad. At ayun, nakita ko na ang aking body at inumpisahan niya na palang mamahagi ng kanyang kapugian. Sobrang saya talaga ng mga bata. Hindi sila makapaniwala na sa kabila ng kapugian ay meron siyang dalisay na puso. Pero joke lang, hindi lang sa kanya galing yan. Nagambaga ng iba't ibang ahensya para maisa katupad ng ganitong proyekto sa pangunguna syempre ng tourism office ng aming munisipyo. Bagaman maliit lang na bagay ang aming ginawa, nagbigay ito ng malaking tuwa sa mga bata. Lalo na nung nakita nila ang aking body na wala pang ginagawa ay nakakatuwa na dahil mukha daw siyang manika. Diyan na natapos ang una naming mission na tinawag naming Pogi Pamigay Program. Matapos kang ipamigay ang kapugian at plus 10 points sa langit ay talagang ang aking body hindi pa rin talaga naubusan ng energy. Nagtungo na kami sa pangalawang mission. At dahil sa gandahan ng kalikasan ay gugustuhin mo talagang balik-balikan. Kay sarap dito huminga, malinis ang hangin, pagkatapos mong langhapin lahat ng polusyon sa bayan. Ayan, si Buddy nakikipag-usap sa kalapati. Kung medyo labor ka, hindi mo mapapansin ng maiksing lakad. Ay, nako talaga, Buddy. Sabi ko nang huwag kang uupo ng ganyan. Nagmumukha kang nuno sa punso. Dito nga ay may mga cottage at may kwarto at meron ding malinis na siya. Mula dito ay masisilayan mo na ang ganda ng view. Pwera na lang dyan sa nila lang na tumutulay sa bato. Yan yung Buddy kong atat-natat ng kumagat sa bato. Kaya sa pag-aalang baka siyang mabati at palitin yung ano ay sinundan ko pa agad ang aking Buddy. Madali ko siyang naabutan kasi maliit lang naman ang kanyang hakbang. Sa tulong ng hagdan na bato ay nakarating agad ako sa dulo. Pag-akyat mo dito sa taas ay agad mong makikita ang dalawang swimming pool. May maliit at may malaki para sa bata at para sa matanda. At kitang-kita mo talaga na buhay ang tubig. Ito ay purong natural, walang haalong kemikal dahil galing sa bukal. O, diba, rhyme? Mother Nature Bars. Sa ganda ng view ay limutan na namin na meron nga pala kaming mission. Agad namin in-explore ang lugar para malaman namin kung saan namin gagamitin ang secret weapon na dala ng aking body. Dahil sa maliit na kalaykay na dala ng aking body ay nagmukha siyang anak ni Poseidon. At upang mapakinabangan ay ginawa niya lang pangkamot ng likod. At syempre, hindi matatapos ang video na ito na hindi nagpapasalamat kay Sir Arnel na aming hepe. Kahit na malapit na siya mag-retire ay hindi niya kami iniwan sa aming top secret na mission. Matapos nga ang nakakahilong paikot-ikot ay agad naming inumpisahan ang aming mission. Pero syempre, hindi mawawala yung papicture-picture ka muna sa umpisa. Syempre, para may pangpaingit tayo sa mga tropa. Kaya yan, si Sir Joseph ay hindi na talaga napagpigil. Bago daw magamay pawis, kailangan mapicturean muna. Ay, talaga namang pagpapawisan ka dito. Kailangan mo lang naman magtulak ng bato na mas mabigat pa sa'yo. Oops, huwag kayo mag-alala. Dahil ito ay isang lehitimong mission. Hindi naman lahat ng pagtutulak ng bato ay masama. Katunayan, may mga kasama kaming pulis. Matapos nga ang makalaglag tayo na pagtutulak ni Sir Arnel at ni Sir Joseph. Ito, aking body ay ising-isi lang. Ang sabi niya, walang malaking nakakapuwing. Baka kasi bilangin ang bato na nalinis mo. At iba si dito ang tinapay na ipapamerienda. Kaya minabuti niyang damihan ang bato na malilinis niya. Kaya hindi ako nagdalawang isip na tulungan siya at kumuha pa ako ng sako. Tumula nga hindi namin akalain na kakayanan namin tapusin ang trabaho. At dahil nga sa pagtutulungan ng mga tropa, mga pulis at nagugwapuhang mga bombero. Kasi pa nito ang buwis buhay na pagtambling ni Sir Juni para lang maiangat ang bato ay nalagtukan siya ng kahoy sa kanyang ulo dahil nakasalalay ang yabang ay hindi niya ito kinabahan. Inantay niya lang na may tumulong dugo sa kanyang ulo, ngunit sa isang sulok ng bundok mayroon na sumpungan. Ngayon yung mapagtatanto kung bakit mas mahaba ang life expectancy ng babae kaysa sa lalaki. Pero yung pag-iri namin ay hindi mo maikukumpara sa pag-iri niya para mailabas si Kobe, kaya hayaan na natin. At dahil siya naman talaga ang toko sa documentation, inatuwa na rin kami sa mga picture namin dahil ang gaganda ng kuha niya. Lahat ng sinabi ko dito ay walang accuracy. Puro fantasy at kantang isip lang. Ginawan ko lang ng kwento at konting kwela para magkakulay ang aming buhay. Pero hindi kami nagkaroon ng lamangan dito. Pwera na nga lang sa lunch na nilibre ng aming hepe. Ang plato ng aking body ay talagang hindi kayang lundagan ng pusa sa dami ng kinain niya. Kasi siya nga daw may pinakamaraming batong nahakot. Hoy, Tore! Wala ka bang naamoy? Para amoy paa. Bang! Wala ka bang naamoy talaga? Ha? Baka naman natapon yung pabango mo.